Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Pet na napalabas noong 2016. Ito ay patungkol sa isang babae na naisip ikulong ng isang lalaki at tinuring nga siya nito bilang isang pet. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang makita natin ang isang lalaki na nagtratrabaho sa isang animal control department at ang pangalan nga niya ay Seth. At siya nga ay in charge sa pagpapakain sa mga aso at siya nga ay napamahal na din sa mga hayop na narito sa lugar na ito. At habang papauwi na nga siya ay nakita niya ang babaeng gusto niya na nagngangalang Holly. Naiisip na nga niyang magpakilala sa kanya habang nagsusulat si Holly ng journal niya. Nung una ay nakalimutan ni Holly kung sino si Seth pero silang dalawa pala ay mag-schoolmate nung high school pa lang sila. Sa sumunod na araw ay natanong ni Seth si Nate na nagtratrabaho din doon bilang isang security guard. Nanghingi nga siya ng advice sa kanya at doon ay nasabi naman ni Nate na maging confident nga lang siya at i-approach niya ito parati. Ilang saglit lang matapos nun ay na-inform sila ng boss nila na puno na nga daw ang capacity ng lugar na ito dahil sa dumarami na bilang ng mga inaabando ng mga hayop. At dahil nga doon ay kinakailangan na ma-euthanize ang isa sa mga aso doon. Para nang sa gayon ay magamit ang kulungan nito ng ibang mga naabando na panghayop. Sa kasamaang palad ay napili ng boss nila na ang asong pinakapaborito niya ang papatayin nila. Matapos nun ay nakita natin na nag-search si Seth sa internet ng lahat ng impormasyon patungkol kay Holly. At kinabukasan nga ay nagpunta si Seth sa isang restaurant at doon nga nagtatrabaho si Holly bilang isang waitress. Sinubukan niyang yayain si Holly na lumabas pero hindi nga ito pumayag sa alok niya. At matapos ang trabaho nito ay naisip niyang sundan si Holly pauwi sa kanya at narinig nga niya na kwento nito ang nangyari sa kanya sa kaibigan niya na si Claire. Matapos ang ilang saglit ay nakatanggap siya ng tawag mula sa lasing niyang ex-boyfriend niyang si Eric na niloko siya. Kinabukasan nga ay nakatanggap si Holly ng isang malaking bouquet ng mga rosas at naisip nga niya na galing ito kay Eric. At sa gabi nga ng araw na yun ay nagpunta siya sa bar kung saan nagtatrabaho si Eric at nagpasalamat nga siya sa regalo nito sa kanyang mga bulaklak. Pero nagulat si Eric sa sinabi niya dahil hindi naman sa kanya galing ang mga bulaklak na yun. At dahil sa nalaman niya ay naisip na lang ni Holly na mapag-isa na muna. Matapos nun ay bigla na nga lang sumulpot si Seth na kanina pa pala siya sinusundan. Bigla na nga lang niyang tinanong ito kung nagustuhan ba niya ang mga bulaklak na regalo niya para sa kanya. At matapos nga na masagot ni Holly ang tanong niya ay naisip ni Seth na hindi nga daw siya sangayon na hindi tinatanggap ni Holly ang pagmamahal niya para sa kanya. Nagkaroon nga sila ng pagtatalo at nakita naman silang dalawa ni Eric at agad nga niyang napatumba si Seth. Pero bagaman na ganun ay nagawa ni Seth na makuha ang journal ni Holly. Doon nga ay nakita natin na lumipas ang mga araw at binabasa lang niya ang bawat detalye na nakasulat sa daily journal ni Holly. At habang nasa trabaho nga siya ay nakakita si Seth ng isang hidden trapdoor sa basement ng shelter at doon nga ay naisip niya na gumawa ng isang steel cage at inabot nga siya ng ilang araw bago matapos yun. At isa pa nga ay naisip niyang magturok sa sarili niya ng anesthetics para malaman niya kung gaano katagal ang epekto nito sa katawan ng tao. Matapos ng mga preparasyon niya ay naisip na niyang pasukin ang bahay ni Holly. At doon nga ay nakita natin na nagawa na ni Seth na makidnap si Holly ng tatangkain. Nasana nitong matulog. Nilagay nga niya ang katawan ni Holly sa isang cardboard at dinala na nga niya ito sa basement. At nang magising na nga si Holly ay nalaman na lang niya na nakakulong na siya sa isang kulungan. Sinubukan nga niya na tumakas sa pamamagitan ng pagtanggal ng kadena sa lock hanggang sa matuklap na lang ang daliri niya. Di nga nagtagal ay dumating na doon si Seth at binigyan niya ng makakain si Holly. Pero nasabi nga ni Holly na ayaw niyang kumain at nangako siya sa sari niya na makakaligtas siya dito. At doon nga ay kausap niya si Claire. At sa isang eksena nga ay nasabi ni Seth na narinig niya si Holly na kinakausap ang sarili niya at nag-iiba-iba nga ang boses niya. Dito natin nalaman na meron palang personality disorders si Holly at si Holly at Claire nga ay iisa lang sa isip ni Holly. Nasabi ni Seth na mahal niya si Holly at kinulong nga niya ito dito para iligtas siya. Nasabi niya na alam niya ang tungkol sa nakaraan niya dahil sa journal na nanakaw niya. Sa isang flashback nga ay nalaman pala ni Holly na nagawa ni Eric na gumawa ng milagro kasama si Claire. Kinumpranta niya ito at habang nasa kotse nga sila ay binilisan niya ang takbo ng kotse at nabangga nga ito sa isang truck. Sugatan nga lang silang dalawa pero dahil sa pagkakataon na yon ay naisip niya na saksakin si Claire ng isang basag na salamin sa mata niya. At dahil sa nangyaring yon ay lumabas na namatay si Claire dahil sa crash nila sa kotse. At simula nga ng pagkakataon na yon ay nakakagawa na si Holly ng iba't iba pang mga kakilakilabot na mga pagpatay at sinusulat nga niya ang lahat ng yon sa journal niya.
At nang malaman nga ni Seth na totoo ang lahat ng nakasulat rito ay nakaisip siya ng paraan para magawa niya na matigil na ang ginagawa ni Holly na pagpatay sa mga inosenteng tao. At dahil nga doon ay naramdaman ni Seth na meron pala talagang purpose ang buhay niya ngayon. At lumipas na nga ang ilan pang mga araw at nagkaroon silang dalawa ng psychological mind games laban sa isa't isa. At doon nga ay nagagawa ni Holly na ibigay ang ilang detalye kay Seth at doon ay nasabi naman ni Seth na ginagawa niya ang mga pagpatay na ginagawa niya dahil sa hindi siya pinapatahimak ng konsensya niya sa ginawa niya kay Claire. Pero habang ginagawa nga niya ng mga bagay na yun ay di niya namalayan na nag-enjoy na pala siya sa mga ginagawa niyang pagpatay. Doon nga ay pilit na nag-iisip si Seth para maligtas si Holly hanggang sa isang araw ay napagbantaan siya ng boss niya na tatanggalan na siya ng trabaho. Dahil sa pinapabayaan na nga daw nito ang trabaho niya. Naghihinala na nga din si Nate sa mga kinikilos ni Seth at naisip na sundan ito sa pinupuntahan niya. Aksidente nga niyang nakita na nakakulong sa isang kulungan sa basement si Holly. At dahil doon ay naisip niya na kailangan niyang iligtas si Holly kaagad. Pero nung makabalik na si Seth sa basement ay naisip ni Holly na i-distract si Nate. Para magawa ni Seth na magkaroon ng oras para atakihin ito. At dahil nga doon ay nagawa na ni Seth na maampas ang ulo ni Nate ng flashlight hanggang sa mawalan ito ng malay. Dinemonyo nga ni Holly si Nate at sinabi na patayin niya si Nate sa pamamagitan ng cinder block na naroon. At nasabi nga niya na gusto niya na gawin yun ni Seth dahil sa ayaw daw niya na mahuli si Seth sa mga pinaggagawa niya. Matapos nun ay nai-guide ni Holly ang takot na si Seth sa kung paano niya matatanggal ang mga bakas ng pagkamatay ni Nate. Nasabi niya na kalas-kalasin niya ang mga bahagi ng katawan at ipakain niya ito sa mga aso na alaga nila dito. At itapon nga din daw niya ang mga ngipin nito sa iba't ibang lugar at sunugin niya ang buto nito sa cremation sites. At makalipas nga ang ilang araw ay nagsuspetya na ang mga pulis sa kinikilos ni Seth at sa pagkawala na din ni Nate. Nagawa nga ni Seth na makaligtas sa mga tanong ng pulis sa tulong ng mga tinuro sa kanya ni Holly kung paano niya sasagutin ang mga tanong nila. At sa mga araw nga na lumilipas ay tila nararamdaman na ni Seth na mahal na din siya ni Holly dahil sa mga ginagawa nito para sa kanya. At sa isang eksena nga ay nasabi ni Holly na kung talagang mahal siya ni Seth ay putulin daw niya ang isa niyang daliri. Agad naman niyang ginawa ito sa harap ni Holly at matapos niyang maputol ito ay agad na kinuha ni Holly ang kutsilyo na ginamit niya. At pinagtangkaan nga niya si Seth na papatayin niya ang sarili niya kung sakali man na hindi siya papalayain ni Seth. Dahil doon ay naisip na nga niyang pakawalan ito at nasabi ni Holly na naniniwala na siya na mahal talaga siya ni Seth. At doon nga ay nakita natin na hiniwanan niya ang leeg ni Seth. At matapos na ang insidenteng yun ay nakita natin na nakabalik na si Holly sa piling ni Eric at doon nga ay nakita niya na nagloloko na naman sa kanya si Eric. Pero naisip nga niya na wag nang saktan ang babaeng yun at sa halip ay nagpunta na nga lang siya sa isang warehouse. Dito natin nalaman na si Seth pala ay buhay pa at nakakulong nga ito ngayon sa isang kulungan. Buhay pa nga siya at siya ang nagsilbing alaga ni Holly at siya na nga lang ang parati niyang tino-torture. Sinabi ni Holly na nagpapasalamat siya sa kanya dahil nagawa ni Seth na maalis ang murderous nature niya at naging substitute nga siya para sa mga dapat na bibiktimahin niya. At doon nga ay makikita natin na mahal pa rin ni Seth si Holly at nagpapatunay lang ito na totoo ang kasabihan na love is blind. At doon na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.